Eh, di naman nag-Amerikana ito si Digong nyo, di ba? Nagpapanggap yan na ano eh. Yung, ano, populist. Panggap lang yun. Tulad ng sinasabi niya. Lalabasan niya. May announce-announce ka pa. Eh, si BP Lenny Robredo lagi nasa labas. Meron ba siyang sinabi? Uy, pag lumabas ako ha, baka magkasakit ako. Mga mamatay ako. Ha? Meron bang ganun? Natatandaan kong ganun, si Enrile. Noong nagkudeta sila, nabuko. Nagtago sa Aguinaldo. Pagkatapos doon ay nagmamakaawa sa mga media. Huwag niyo kaming iiwan dito ha. Mamamatay na kami. Hindi pa nga nag-uumpisa eh. Mga kaibigan eh. Mamamatay na sinas. Yun ang naalala ko eh. Dito kay Digong. Kesyo lalabas daw siya. Kailan mo gagawin yan? Nung walang pandemya nga, hindi ka naman nakaharap na ng mga tao eh. Diba? Puro panloloko eh. Nung unang upo oh. Pumunta pa sa Tondo, nagdrama eh. Mahilig to sa shooting. Siguro frustrated na artista yan, kaya mahilig sila sa artista eh. Yung pamilya nila, di ba? Kumbaga yan eh, parang utak probinsyano eh. Hindi ko namang inahamak ang mga taga pero ganyan kasi sa probinsya eh, di ba? Sabik sa tao, ikaw nga, hindi ka kilala. Hindi ka kilalang tao. Ito, experience ako ito eh. Napasama ako sa mga stage yun nung araw pero ang sabi gusto raw niyan lumabas ito si Digong nyo para makaharap ha ng ang mga tao ha if his doctor is preventing him from doing so kahit daw siya'y pagbawalan ng kanyang doktor. In his weekly address, ito yung programa niyang Gabi ng Lagim sa Malacanang. Ang sabi niya, kung mamamatay daw siya ay nandiyan naman si Vice President Lenny Robredo. Yan. Nanlalansi, di ba? Eh, kung ano eh, yan ang pinakakinatatakutan nilang mangyari. Yung mapuesto si Vice President Lenny Robredo. Kaya lahat ng paratang na walang basihan. Ha? Ngayon, ire-red tag pa si ano eh, si BP Robredo eh. Ano raw? Ano raw? MPA? Ha? Eh, si Digong nyo eh, kasama nga ng MPA. Ba't di nyo i-red tag yan? Diba? Pati si Kibuloy eh, nakikialam eh. Nakikihalubilo. Ha? Takot eh. Ha? Takot mga mawala sa poder ng kapangyarihan. Matitigil ang pakinabang eh. Mga kaibigan eh. Mapuputol ang pakinabang. Hindi pa sila sapat. Hindi sila nasasapatan. Ha? Ito sabi, magplano ako. Ha? Drama na naman eh. Huwag mo ako pilitin na hindi makalabas. Kasi yung mga tao gusto ako makita. Ano? Ayaw ka na nga mapanood. Tinan mo, yung pag meron siyang live, walang nanonood eh. Mga kaibigan, wala na. Diba? Eh, yes, sila Roque, magpe-press ko. Wala nang nanonood sa inyo. Bahala na ang Diyos sa kung ano mangyayari. Pati, tinan mo, pag gustong humakot ng pag manloloko, pati pangalan ng Diyos ginagamit. Di ba, sabi yan sa Biblia na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Kaya yung sinasabi, OMG, pagka idiniretso mo, eh masama eh. Yung ginagawa mong expression, wala namang kabuluhan. Di ba? Oh, mga kaibigan, eh lalo pa yan. Ano kabuluhan yan? Oh, kung dadapuan ako ng Delta, ayan o. Wala na. Nandiyan naman si Lenny Robredo. Ang succession ni di sa kanya na.
Ano ito eh? Mga diversionary tactic ito eh. Mga taktikang pusit o squid tactic ito. Naniniwala ba kayo dyan? Bakit nila sisiraan si Vice President Lenny Robredo kung ginagalang nila ang batas? Ha? Yan nga ayaw nila mangyari. Huwag magkaroon ng succession eh. Oh, mga kaibigan, mahawa raw siya. Ba eh, lalabas ka? Talaga naman dating ano na yan eh, tungkulin na yan, kasama sa pangsyon ng presidente yan eh. Hindi ba? Yung paglabas eh. Lahat ng opisyal ng gobyerno kasama yan para hindi lang malaman mo kalagayan ng mga mamamayan, kung hindi. Lalo na sa panahon na merong mga kalamidad. Hindi ba? Dapat mas lalong nagiging visible. Wala nga tayong makitang ganyan ngayon. Ano inatupag? Mag-imbento ng mga kwan, ng paninira para magkahati-hati tayo. Katulad dyan, yung mga nakabrief. Ha? Wala yan eh. Ako, duda ka na ako eh. Sa umpisa pa lang eh. Mga kaibigan eh. Kaya sabi ko eh, ano yan eh. Pag-aralan natin mabuti. Yung piniplay natin na awiting Perlas ng Silangan tuwing magkakaroon tayo ng break. Inulit-ulit kaya. Ano sabi rin sa kanta? Pag-aralan mong lubos na mahango tayo sa dusa. Di ba? Pag-aralan mong lubos na mahango tayo sa dusa. Pag-aralan nyo yan. Dahil itong eleksyon na ito, itong susunod na eleksyon, mga kaibigan, ay napaka-importante nito. Ang mga sinasabi ko ngayon, ginagamit na rin ng marami survey, tungkol sa survey. Ngayon lang nangyari ito, ha? Na yung mga nagmamagaling na iba dati na kinabubuisitan ko eh, ha? Walang bumibigkas niyan yung tungkol sa survey na hindi natin dapat paniwalaan. Kaya yan eh, pabor sa'yo, kaya hindi pabor sa'yo. Kasi kaya nila pinaniniwalaan niyan, bayad yan eh. Oh, ano ba ang hanap buhay niyan? Di ba mag-survey? Oh. At saka masama, hindi mas sila kamukha nung survey sa Amerika, kamukha nung kay Cuomo, yung nag-resign na New York mayor. Oh, yun, nag-survey dun ha. Pero yung gumawa ng survey dun, mga dating estudyante yun. Nakapag-establish sila ng credibility nila, mga kaibigan. Kaya yung survey nila, ginagamit talaga yun. Oh, kasi tumutugma sa realidad ang resulta, hindi sa lungat. Yung sinasabi natin, pag hindi tumutugma ang survey sa katotohanan, fake yan. Eh ano ibig sabihin niya? Kinukondisyon ka. Ang isip mo ay kinukondisyon na yun yung totoo. Pero hindi totoo yan. Fiction yan eh. Mga kaibigan eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, yung binabanggit natin kanina, dapat maging tapat kayo sa sarili nyo. Huwag yung kung ano lang ang masasabi ninyo para makasali lang kayo sa usapan. Huwag kayong tumulad sa mga sa mga bobo, ha? Mga kaibigan, pagkatapos mong masuri ang sarili mo, itanong mo ngayon sa sarili mo rin kung handa ka na bang manindigan. Pero kung hindi, huwag ka na magsasalita. Sayang lang eh. Diba? Sayang lang ang pagsasalita. Lalo na kung makakasira lang sa
sa kwan, sa pinaghihirapan ng iba. Yung halimbawa nakarinig kayo ng kung ano yung narinig nyo sa inyo, eh tapos na kagad. Di ba? Tulad ngayon, nagpahayag ang Magdalo na kay BP Lenny lang sila. Di ba? Magdalo ito ha, mga kaibigan. Oh, hindi sila, kasi wala naman talagang, sige, maghanap kayo. Sabihin nyo sa amin, bakit si ganon? Maliban kay Vice President Robredo. Ang entertaining ko eh, yung tanong, bakit hindi si ganito? Ba't hindi si Lacson? Ba't hindi si Isko? Ang tanging magagawa lang nila, kung talagang meron pa silang nalalabing tunay na concern, pagpapahalaga. Kung tunay ang kanilang pagpapahalaga sa bansa natin at sa mamamayan, eh hindi yung, hindi ko nakikitang bagay silang maging presidente. Ang tanging magagawa nila is suporta nila. Suporta nila si Vice President Robredo, yun ang tamang kandidato. Sila hindi tama. Mga kaibigan. Dahil kung di yun ang gagawin nila, eh totoo yung duda. Totoo yung suspicion na pansarili lang nila yan. Sila lang ang makikinabang dyan sa gagawin nila. At sila ay hindi totoong laban sa mga ginawang pag-aabuso ng kasalukuyang administrasyon. Kung hindi, ipagpapatuloy lang nila yan. Yan ang lalabas niyan, mga kaibigan. Yan ang totoo eh, para sa isang matalinong tao. Kaya, ang itanong natin, eh, handa ka na bang manindigan? Tayo, laging ganyan eh. Handang manindigan. Pero may kwento tayo. Ito, ang makikita natin ito, itong kwentong ito, sa mga taong, sa mga nasa gobyerno ngayon, yan sila Roque, si Digongyo, tsaka si Panelo, at marami pa. Huwag na iba, baka sumikat pa eh. Nag-uusap yung dalawang baliw eh, sa mental. Sabi ni Juan, si Juan tsaka si Pedro, nasa mental eh. Sabi ni Juan, tatakas tayo mamayang gabi. Yan. Sabi naman ni Pedro, sige. Sirain natin yung lock sa gate mamaya. O di, kinagabihan, eto na. Sabi ni Juan, hindi pala tayo makakatakas. Eh sabi ni Pedro, bakit? Sumagot si Juan ulit, sabi niya, eh hindi pala nakalock yung gate eh. Eh sabi ni Pedro, bobo ka ba? Eh sumagot na naman si Juan, eh ano gagawin natin? Sabi ni Pedro, eh di lock muna natin, saka natin sirain. Mag-isip ka naman. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Para mo lang narinig ang kausap mo at ang nagsasalita doon sa kwentong yon ng dalawang taga-mental, eh si Juan, si Roque, tsaka si Panelo. Ha? Ganyan sila mga tuwiran eh, mga kaibigan eh. Oh, eh, ito pa balita, ha? Asan ba yun? Nahanap ko eh. Si Chris, ba? Si Chris pala eh, merong bagong boyfriend, ha? At ang sinasabi ho na bagong boyfriend daw ni Chris Aquino, si Mel Senen Sarmiento. Mga kaibigan, dinanap ko sa Google.
ito pala yung naging secretary ng DILG isang taon bago matapos ang termino ni Pinoy. Secretary pala ito ng DILG. Pero tinignan ko litrato by Bunny. Ano kaya nagustuhan ni Chris dito, mga kaibigan? Bakit yan pa? Di ba? Nandito naman kami. Meron palang may balak din pala eh. Sabi siguro ni Willie Revilla, sayang, di ba? Hindi pa ako. Ba't hindi pa ako? Yan. Hindi ba pwedeng guwapo lang? Kahit walang pera. Mga kaibigan, Ayan. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Tay pantay, walang nang... Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Samuel Martinez! Nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na